nanain sa kamatayan. Alleluia, Alleluia. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father Ian. Welcome po sa parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon ay Miyerkules sa ikalawang linggo sa Pasko ng Pagkabuhay ng Panginoon. Kaysa ng lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman, para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao, natatanging panalangin para sa buong Arsidiosis ng Lipa. Ngayon po ay pinagdiriwang ang pagkatatag ng Lipa bilang isang diocesis noong 1910. Ipanalangin natin na ang buong lalawigan ng Batangas, ang Arsidiosis ng Lipa, sa pangunguna ng ating mga arsobispo at mga obispo, gayon din ang mga pari, at ang sambayanan ng Diyos ay lalong maging mga saksi ng pagkabuhay ng Panginoon. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat kumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Nalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagdiriwang namin taon-taon sa pagkabuhay bilang pag-alala sa tinanggap naming pag-asa at dangal, maawain mong ipagkaloob na aming mapakinabangan ang ginugunita namin ng may pananampalatay at pagmamahal sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, inggit na inggit ang pinakapunong saserdote at ang mga kasamahan niya na kaanib ng sekta ng Saduceo. Kaya't kumilos sila.
Dinakip nila ang mga apostol at ibinilanggo. Ngunit kinagabihay, binuksan ng anghel ng Panginoon ang bilangguan at inilabas ang mga apostol. Sinabi nito sa kanila, "Umaroon kayo sa templo at mangaral tungkol sa bagong pamumuhay na ito." Sumunod naman ang mga apostol. Kaya't nang magbubukang liwayway, pumasok sila sa templo at nagturo. Nang dumating ang pinakapunong saserdote at ang mga kasama niya, tinawag nila ang lahat ng matatanda ng Israel sa pulong ng buong Sanhedrin. Ipinakuha nila ang bilanggo at ang mga apostol. Ngunit pagdating doon ng mga bantay, wala na ang mga iyon. Kaya't nagbalik sila sa Sanhedrin at ganito ang ulat. Nakita po namin na nakasusing mabuti ang bilangguan at nakatayo ang mga bantay. Ngunit nang buksan namin, wala kaming nakitang tao sa loob. Nabahala ang punong saserdote at ang kapitan ng mga bantay sa templo nang marinig ito. At di nila lubos maisip kung ano ang nangyari sa mga apostol. Ngunit may dumating at nagbalita sa kanila, "Ang mga lalaking ikinulong ninyo ay naroroon sa templo at nagtuturo sa mga tao." Kaya't ang kapitan ay pumunta sa templo kasama ang kanyang mga tauhan. Isinama nila ang mga apostol, ngunit hindi gumamit ng dahas dahil sa pangambang sila'y babatuhin ng mga tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Dukhang sa Diyos ay tumatawag ay kanyang ililigtas. Panginoon, aking laging pupurihin. Sa pasasalamat, di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa. Kayong naaapi, makinig at matuwa. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Ang pagkadakila niya ay ihayag, at ang ngalan niya ay purihin ng lahat. Ang aking dalangi dininig ng Diyos, nawala sa akin ang lahat ng aking takot. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Nagalak ang aking umaasa sa kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa. Sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Anghelyo ang bantay sa may takot sa Diyos. Sa mga panganib, sila'y kinukupkop. Ang galing ng poon, hanaping masikap. Yaong nagtitiwala sa kanya't nagligtas ay maituturing na taong mapalad. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, alleluia. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon.
Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, ngunit hinatulan ng parusahan ang hindi nananampalataya sa kanya. Hinatulan sila sapagkat naparito sa sanlibutan ng ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw, at hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanyang mga gawa. Ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw. Sa gayon, nahahayag na ang kanyang mga ginagawa'y pagsunod sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang Dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming, lalo tigit ang mga kasama nating kababayan mula sa iba't ibang panig ng mundo. Natatanging panalangin para sa mga kasama natin tuwing ikapitong umaga ng misa, ang mga nakikinig sa opisyal na himpilan ng radyo ng 95.9 Radyo Totoo dito sa Batangas at mga Karatig Lalawigan. Ano po ang kaya ninyong gawin sa ngalan ng pag-ibig? Kapag pinag-usapan ang pagmamahal, anong kaya mong gawin? Sabi ng pambungad ng mabuting balita, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Yun ang pinakadakila, pinakamahalaga, at pinakatampok kapag ka pinag-usapan ang pag-ibig. Yung kaya mong ibigay ang pinakamahalaga sa iyo. Kapag ka sa pag-ibig, hindi mo kayang magbigay ng mahalaga sa iyong sarili, parang kailangan nating tanungin kung yun ay pag-ibig. Sapagkat wala tayong karapatang pag-ibig at tawagin ang isang nararamdaman kung ito'y puno ng pagmamahal lamang sa sarili. Ang tunay at kabuang mukha ng pag-ibig, yung kaya mong magbahagi ng pinakamahalaga sa iyong sarili para sa iba. Balikan po ninyo ang lahat at napakarami nating pakikipagrelasyon. Sapagkat lahat ng relasyon, magiging tunay na relasyon kung may pag-ibig sa pagitan nito. Sa inyong mag-asawa, sa inyong magulang at mga anak, sa inyong magkakapatid, sa inyong magkakaibigan, lahat. Lahat ng pakikipagrelasyon ay tunay kung may pag-ibig. Kapag wala ang pag-ibig, napakahirap unawain ang relasyong mayroon ka. Tingnan ninyo kayong mag-asawa. Digay nung kayo ikasal. O, balikan natin nung kayo nanliligaw pa. Na ganong una-una, totoong nangangako pa kayong mga ibibigay. Ibibigay ang mga bituin, ibibigay ang buwan. Kaya ganin nyo iyon? Diga? Kaya ninyong ibigay iyon? Hindi. Pero dahil sa pag-ibig, kaya mong pangarapin ang napakalaking bagay na gusto mong ibigay sa iyong minamahal. Yun ang pag-ibig. Ngayong mag-asawa na kayo, o yan, nasaan ang mga bituin?
Nasaan ang mga buwan? Bakit dati nung nanliligaw kayo, kahit malayo, sugod kayo kahit 10 oras ng gabi? May paghahatid pa kayo kahit madaling araw na. Ngayong mag-asawa na kayo, susunduin lamang, tinatamad pa. Tingnan ninyo kung saan kayo dinala at anong kaya ninyong gawin dahil sa pag-ibig. Di kayo nagtitiis kahit mahirap. Di kayo kahit na 20, 30, 50 taon nang magkasama. Bakit patuloy kayong nagpipilit na maging magkasama? Kahit na minsan nag-aaway. Kahit minsan mayroong hindi pagkakaintindihan. Dahil may pag-ibig. O kayo bilang mga nanay at tatay para sa inyong mga anak. Kayo dito, kayo doon, trabaho. Kahit na ang mga anak ay pasaway. Kahit na ang mga anak ay ayaw mag-aral lang mabuti. Kahit na ang mga anak ay madaling araw na umuwi. Eh bakit nagtatrabaho pa rin kayo? Dahil sa pag-ibig. Kayong magkakaibigan, kahit na kayo may tampuhan, kapag ka tumawag ang iyong kaibigan, may pangangailangan, di pilit kang pupunta. Mahal mo eh. Anong kaya mong gawin sa ngalan ng pag-ibig? Hanggang kailan mo kayang magsakripisyo sa ngalan ng pag-ibig? Anong kaya mong ibigay sa ngalan ng pag-ibig? Dahil ang lahat ng huwaran, ng lahat ng pag-ibig na kaya mong isipin sa mundong ito, ay yung pag-ibig na yan. Kapag ka lahat ng pag-ibig sa mundong ito, hindi nakakabit sa pag-ibig ng Diyos na nagbigay ng kanyang anak para mamatay sa atin, walang saysay ang pag-ibig na iyan. At wala kang karapatang tawaging pag-ibig kung wala kang kakayahang magbigay ng iyong sarili. Kaya nga, habang pinalalalim natin ang pagninilay sa pagkabuhay ng Panginoon, tanungin natin ang ating sarili. Sa ngalan ba ng pag-ibig sa Diyos, anong kaya kong gawin? Magkakaiba po tayo ng sagot dito. Pero dahil iisa ang dahilan, kaya tayo nagkakapanapanagpo. Dahil iisa ang dahilan ng lahat ng pag-ibig na mayroon tayo. Dahil nauna nang umibig at magbigay ng sarili ang Diyos para sa atin, tayo ay tutugo na lamang. Tayo ay tutugma na lamang sa pag-ibig na iyon. Kaya nga sa banal na misang ito, mga minamahal, inyong hilingin kay Kristo na inyong tatanggapin mamaya sa banal na komunyon, inyo pong ibulong sa Kanya. Sabihin ninyo, Panginoon, punuin mo po ako ng iyong pag-ibig upang ako sa aking sarili at sa aking pakikipagrelasyon sa bawat tao makapagbahagi ng pag-ibig na ito. Yung pag-ibig na kayang umunawa, yung pag-ibig na kayang magsakripisyo, yung pag-ibig na kayang magpatawad, yung pag-ibig na kayang magbigay ng sarili hanggang sa wakas. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Hallelujah. Hallelujah.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain ng banal na pagpapalitan ng iyong mga kaluob at ng aming alay, kami pinapagsasalo mo sa iyong buhay na namumukod-tangi at walang kapantay. Ipagkaloob mo ang aming pakikinabang sa iyong pakikisamang aming maaasahan ay siya ring umiral sa aming pamumuhay araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinaghaharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laghanap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalamit ka. Sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan
Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagod wakas
Isasagawa pong second collection ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari sa Arsidiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Si Kristo'y nihari na mas kong maamutupa, magsalo tayong masaya sa tinapay na pamista. Agot wakas, aleluya. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sabay-sabay po nating dasalin ang panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat, kami po ay pagbigyan, bindisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan
puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una sa inyong pagbisita sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit, hangad po namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa paligid po ng ating simbahan, may makikita kayong mga QR code. Pakiscan po at pakilagay ng ilang hinihinging detalye tulong sa ating documentation program upang maisaayos ang mga datos ng mga pilgrims at devotees na bumibisita dito. Asahan po ninyong sa pamamagitan ng batas ng Data Privacy Act ng 2012, iingatan namin ang inyong mga personal information na ibabahagi sa amin. Ang inyong suporta ay malaking tulong upang maisakatuparan ang proyektong ito. Maraming salamat sa inyo ang ating sunod na misa mamayang alas 10 ng umaga. Inaasahan namin inyong pananatilihin ng kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Muli po kayong magsitayo. Atin pong isasagawa ang pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan. Isipin ang mga taong nais ninyong ipanalangin at para po sa mga nasa kanilang tahanan, ang panalangin pong ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, mga healing rabat, mga miracle oil na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Tayo pong lahat, Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat. At pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo,
kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat sa inyo, lagi po kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na, humayo kayong mapayapa, gawin ang lahat sa ngalan ng pag-ibig. Salamat sa Diyos. Hallelujah.